God bless po sa ating lahat. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang foot massage para po sa mga tulad kong therapy at sa mga walang idea tungkol sa pagmamasahe sa paa. Ito ay tradisyon ng mga Chinese at Japanese. Ang tawag nila rito ay reflexology. Bakit po reflexology? Ayon po sa pagsasalisik nila, ang paa ay nag-uugnay po sa ating internal organs. Halimbawa po, ito po, itong malaki na daliri ng paa, ito po ay yung bumabahagi sa ating ulo. Ayan, ito po siya. Tapos, itong apat na daliri naman, ito yung sa sinus natin. Then, sa baba po niyan, andito naman po yung mga mata. Ito yung dalawa, mata po yan. Ito naman pong dalawang ano na nasa gilid na maliit, ito naman po ay sa tenga, kumakatawan sa tenga po natin yan. Tapos, dito po yan, nandito naman po yung sa leeg po natin, ito, neck area. Ito naman po yung sa throat natin, lalamunan. Tapos, banda po rito, ito yung thyroid natin. So, itong inilalaki na yan, andito po yung sa brain, mental nerve, pituitary gland, pineal gland, at head nerves. Tapos, dito po, sa baba ng thyroid, andito naman po yung stomach natin. Stomach, adrenal, ito yung sa lungs, isa temus sa dibdib po natin. Pagka nagtatay po tayo, so ito po lang yung trigger para maibsan yung sakit. Tapos andito rin po yung solar plexus, dito po yung sa liver natin. Then, shoulder, heart, spleen, and kidney, hips and knee. Ito naman po yung sa small intestine tsaka large intestine. Yan. So, ang paniniwala po kasi ng mga Chinese at saka Japanese, once na naniniwala po sila na pag masakit po ang ulo natin, na pag iminasads itong area ng ulo ay nawawalan sakit ng ulo. So, halimbawa po, masakit po yung lalamunan natin, mahirap po tayong lumunok, mayroon po tayong tonsillitis, namamagal na lamunan, so, dito lang po yung area na yan. So, sa mga viewers po, kung meron po kayong mga naranaban ngayon sa inyong mga katawan, try po ninyong i-press ang talampakan po natin. Makakahanap po kayo dyan ng mga masasakit na area. So, ipakikita ko rin po sa inyo kung paano ang tamang pagmasad sa paa. Pakita ko sa inyo ang proper way na para magawa po natin ang tama. Sa mga nag-uumpisa pa lang po sa pagmamasahe, tsaka sa mga may gustong matuto. Yan, ito po guys. Una po, yan, shaking po natin siya para ma-relax. Then, stretching up and down. Then, left and right.
rotation, clockwise, ayan po. So, umpisan ko po sa ulo, sa head part. Ayan. Yan lang po ang tamang umpisa sa talampakan. So, kailangan po natin para makagawa po tayo ng magandang result ng masahe, kailangan po tayo magmamadali. Kailangan na magbigay po tayo ng oras, at least 5 minutes. Pagkatapos po rito, pupunta po tayo sa pangalawang daliri. So, ito yung sa sinus. Umuugnay po sa ilong po natin ito. Yan, yung apat na yan. Then, sa mata. Sa mga lumalabo na po ang mata, try po niyong i-press itong part natin sa ilalim yan. Masakit po yan. Yan. It means po, pagka may massage po natin itong area na ito, nare-relax po yung paningin natin. Pagkatapos po, dun naman po tayo sa ear part. Ito. Sa ilalim din yan. Yan. Sa mga humihina ang pandinig. Yan. Tapos, kung nakakaramdam po kayo ng panghihina galing sa trabaho, ang paniniwala po ng mga Chinese, itong part na to, yan, dito sa gilid niyan, ito po yung sa energy. So, ang ginagawa lang ay i-prepress lang dito sa gilid. Yan, energy. Eh, dito naman, sa gilid yan, ito naman po yung ear nerves. Mga ugat po sa tenga. Ito po. Yan. Okay. So, bababa na po tayo sa lalamunan natin tsaka sa thyroid. Ayan po. Ang pressure po natin, depende po yan sa atin. So, malalaman naman po natin kung masakit yung area o hindi dahil nagre-react po ang ating customer. Yan. So, itong part naman na to, andyan po yung sa lungs, yung sa dibdib po natin, sikmura. Yan, sa thymus, sa adrenal. Sa reflexus, andyan po yan. Yung sa heart natin, liver, shoulder, ayan. Ito yung part na yan. Tsaka yung pancreas, dito. So, dito, tapos na po tayo sa taas, tsaka sa dito. So, itong part naman po tayo. Dito kasi meron po yung parang kanal. Ayan, kanal yan. Ito, kanal yan.
gilid niyan. Yung part po ng shoulder. Sa mga masasakit po ang balikat. Ayan, ito po. Pag masakit po ang balikat nyo, try po nyo i-press to. Nakakaginawa rin po siya. Ayan. Bibilisan ko na lang po, no? Hindi ko na siya matatagalin. Then, dito naman po, ayan. Sa gilid po niyan, ito naman po yung umuugnay din po ito sa spinal po natin sa likod. Ayan, hanggang pababa, hanggang sa palakang natin. Tuhod. Yan po. So, ang masahe po niyan, haguring nyo lang po yan. Yan. Pag nasasaktan po ang customer natin, mas maganda po yun. Kasi pag masakit po yung area na mas na-prepress natin, it means may karandaman po siya. Yan. Tsaka, ang reflexology nga pala guys, sa dito po kasi bumabase ang pagka-professional po natin sa pagmamasahe. Kasi dito po natin nalalaman kagad kung ano po yung complain ng client natin na kahit hindi po niya sinasabi, malalaman na po natin kagad yan sa pamamagitan lang po ng mga trigger points. So kailangan, kung isa po tayong therapy, kailangan may memorize po natin lahat ng trigger points po yan. Ang paa po natin, meron po siyang 39 trigger points. So, andun, kaya kailangan, yung napaka-importante po na ma-memorize po natin yun. Okay po. So, ito po yung sa spinal. Yan. Tapos, pupunta po tayo sa stomach part. Stomach, katabi po niya ng spleen. Gallbladder, sa kidney. Pag binaba po natin siya, andyan po yung small intestine tsaka yung large. So kung mapapansin po ninyo, tapos na po tayo kayo nasa taas sa thyroid, sa neck. Then, sa part ng lungs, spinal, stomach. Dito naman po tayo sa bladder. Yan. Ito ba yung sa bladder dyan. Bladder. Yan. Appendix. Yan. Ito po yung kidney, ha. Appendix. Yan. Tapos po, sa bandang gawin naman po rito, andito naman po yung mga masiselang sa parte ng katawan natin, yung mga points po niya. Andyan po yung, ito po yung sa prostate. Ayan. Dito naman po yung sa ovaries sa babae. Ayan. Andito po sila sa ilalim. So, ang masas po niyan ay ganito lang po. Pag natapos na po natin siya imasal, so bibigyan lang po natin siya ulit ng kung ano po yung ginawa natin kanina, ganoon din po. Ulitin lang po natin siya. And rotation. Alright. Ayun po. Maraming salamat po sa inyong time. Sa inyong panonood. Sana po ay meron ba kayong natutunan.
ito po ay pwede po niyong magamit kahit hindi po tayo marunong sa pagmamasahe. Pwede po niyong i-apply ito sa inyong mga anak, sa inyong asawa. Ngayon, bago po matulog, napakasarap pong gawin ito para maibsan yung stress na nararamdaman ng ating mga partner sa buhay. So, sana po, sa susunod ko pong upload ay andun pa rin po kayo na sumusubaybay. Pakiusap po, sana po sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, sana po subscribe na po kayo dahil marami pa po akong i-share po rito. At kung meron po kayong mga gustong malaman sa sakit sa likod, sa tuhod, kung paano ba gawin sa pamamagitan lang po ng stretching, ay makakatulong po. Salamat po, maraming salamat ulit. God bless po.